Okinawa, Japan. Alaki. Meron lang isa. Alaki, alaki. Agad tayo. Hi mga kalikot. Nandito tayo ngayon sa Kabukiran upang gawin ang isang challenge. Isang challenge na meron kayong matututunan. So, kung bago ka lang sa aking channel, baka pwede namang makahingi ng subscribe. At kung interesado ka kung ano yung challenge na yun, so, let's go! Pupunta na tayo ngayon doon sa lugar kung saan gagawin ko yung challenge. So, dito sa Kabukiran yun. At ako lang mag-isa. Me, myself, and I. So guys, kung maglalakad-lakad kayo sa Kabukiran, dapat mag-ingat kayo. Kasi may mga ahas sa mga lugar na to. Lalo na yung cobra, nakakatakot. Guys, may nakita tayong isa. Dito siya pumunta. Dito, dito. No, 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 no. Cobra nga. Pag meron ganito, corny ang joke mo. Wale, 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 wale. Okay guys, seryoso na to. So, dito sa amin kasi, isang tradisyon na kapag Sabado de Gloria, nagsisipuntahan ang mga tao sa ilog para magpiknik. Pero dahil GCQ, so bawal muna. Pero yung mga iba, ang ginawa nila, lalo na yung mga nasa malalayong lugar, sa sapa na lang sila naligo. So speaking of sapa, so dito ko gagawin yung aking challenge. So ang challenge na sinasabi ko ay magpapakagat tayo sa linta. Oh hell no. Okay guys, eto na. Moment of truth. So hindi ko alam kung anong mangyayari. So tignan natin kung may mga linta talaga dito. So ang mga linta ay kadalasang nagtatago lang sa mababaw na part ng sapa. At madalas sa mga may mga debris, may mga kahoy o mga dahon-dahon. So bago ako papakin ng mga linta, kung hindi ka pa nakasubscribe, i-hit mo na yan. Okay, let's go. So ito na guys, lulublub na tayo. Tignan natin kung may kakapit sa atin dito. Pag nabubulabog kasi yung tubig, mas malaki yung tendency na lalabas sila. Okay, hintayin natin. Yan guys, medyo nakakanerbiyos to. Kasi sabi nila malalaki raw yung mga linta rito. Kasing laki ng mga daliri. So kapag nangangati na raw, yun na yung isang palatandaan na may kumapit na. Yee. Woo. Yun guys, may nararamdaman na akong pangangati. Dito sa kaliwang paa ko. Tignan natin kung meron na.
Wala pa. Iyan, so habang hinihintay na kumapit yung mga linta, mga talaga, kahit isa lang sana. Okay. Delikado raw ang mga ito kasi ang paborito nilang part na puntahan ay mga singit-singit. So pwede silang pumunta sa mga genitalia. Ha? So may isang kaso noon na pumasok daw sa genitalia ng isang babae. What? Kasi hindi daw sila nabubulabog doon kaya yun ang paborito nilang puntahan. May mga singit-singit natin. Oh no! So guys, may nararamdaman na akong parang... May kumakapit na. Dalawang beses na yan! Ano ko, nararamdaman mo talaga na ko. Pwede na! Okay. So yan guys. Meron ng isa. Yan siya. Nararamdaman mo talaga yung pangangat eh. Tapos may konting kirot. Ayan. Kailangan na kumapit talaga siya para magawa ko yung challenge. LOL! Kasi ang purpose ng challenge na to ay Aray. May konting tusok-tusok. Nararamdaman mo yung pagsipsip niya ng dugo. So, ang purpose ng vlog na to ay para ituro sa inyo yung tamang pagtanggal kapag kinapitan kayo ng linta. Hindi pala basta-basta na dapat tinatanggal lang ito. So i-explain ko sa inyo mamaya. Au. Masakit din pala. Oh no! And guys, meron pang isa. So medyo mahapdi din pala yung kagat. Mas mahapdi pa kaysa sa mabigo sa pag-ibig. Aray! So, ito na yung purpose ng vlog na to. Okay, unang-una, huwag kayong magpapanik. Pero pag ganyang galagin ako, nangingilabot ka talaga. Ay, ang dami nila. Au. So, ito na yung tips kung paano ang tamang pagtanggal. At di ko na matagalan dito, ang dami talaga. So, una, okay, dun sa mga maling paraan muna. Yun, hindi mapakali yung isa, ang laki. So, madalas, ang ginagawa ng iba ay hinahawakan para pilitin na tanggalin. So, mali pala yun. Dahil, ang laki. Maaari siyang magsuka at may bacteria daw sa kanyang tiyan na maaaring may suka niya at humalo sa dugo mo. Pwede kang magkaroon ng blood infection. So mali yun. Pangalawa, mali din na budburan siya ng asin. Kasi pag na-stress siya, so maaaring isuka niya yung dugo na may kasamang bacteria. So open wound na kasi yun eh. Okay. Then, pangatlo, so yung ginagawa nila ay pinapaso ng sigarilyo, so mali din yun. May ganun din, maaari siyang magsuka dahil yung bakteriyang yun ay ahalo sa dugo at maka-infection. So mas delikado yun. So ang tamang paraan daw ng pagtanggal ay ganito. Ay! Na, Barbie, nakakatakot. So kung may mga kasama kayo na mahaba ang kuko, pero maikli yung kuko ko. So yun ang gamit, okay? Dahan-dahan na tanggalin or ipasok dito sa may bibig niya. Okay, para ma-detach yung kanyang bibig. Or kung may mga dala kayong card na ganito, pwedeng ATM card, debit card. Okay, solid card. So, ganito lang yung gagawin.
Okay. Yan, matatanggal na sila. So, ganun lang ang tamang pagtanggal para hindi raw kayo magkaroon ng blood infection. Okay. Pwede rin mga kutsilyo o itak na medyo mapurol para tanggalin sila sa pagkakakapit. Yan, parang ito ang laki. So, make sure na hindi matalim yung mga gagamitin. Yan. Okay, alis na tayo. Run. Okay guys, umalis na ako sa tubig kasi hindi ko na matagalan. Ang lalaki ng mga linta. At saka yung mga sugat ko eh, hindi pa rin humihinto sa pagdurugo. Oh no! So, kaya pala sila ginagamit sa medicinal purposes. Kasi nagagamit sila para matanggal yung mga bara-bara ng ugat. So, nakakatulong din ang mga linta. So, yun lang mga kalikot. Ako yung kinalikot ng mga linta ngayong araw. So, yung mga naliligo ng sapa. So, mag-ingat kayo kasi nakakatakot ang mga linta. Kung saan-saan sila pumupunta. At may tendency daw na pwede silang pumasok sa loob ng katawan natin at mabuhay ng ilang araw or ilang linggo. Okay? So sana nagustuhan nyo ang vlog na to. Sana may natutunan kayo at nakatulong sa inyo to. Okay? This is your Papa Kalikot saying, okay lang na makapitan ka ng linta. Wag lang ikaw ang maging linta sa iba. Peace out and goodbye.